pag nahatulan ka ng death penalty, bibigyan ka nila ng luxury bago ka bitayin na pumili ng kahit anong gusto mong kainin for your final meal. At ito ang tinatawag nilang huling kahilingan. Kaya para sa video na to, aalamin natin ang story ng mga taong ito at itatry natin kung ano yung kanilang huling hiling na pagkain bago sila hatulan ng kamatayan. Kaya siguraduhin ninyo, natatapusin nyo ang mapapanood ninyo ngayon dahil ang mga istoryang ito ay kakaiba at nakakakilabot. Ang unang prisoner natin ay si David Leon Woods. At si David Leon Woods ay nagtangkang magnakaw ng isang telebisyon at pagtapos noon pinatay niya ang kanyang biktima. Kinabukasan ay tinry niyang tumawag para i-report ang nasabing biktima pero bandang huli ay tinurn in rin siya ng kanyang nanay. Which is nakulong siya for 22 years bago siya hatulan ng death penalty by lethal injection. So ito ang last meal ni David Leon Woods. Server? Ang huling hiningi ni David Leon Woods ay cake at pizza. So ngayon, tatry na natin daw. Dalawa lang hiningi niya? Birthday cake lang at pizza. Kung ako siguro lechon. So, yun. Sarap yun. Ngayon, bakit birthday cake ang hiningi ni David Leon Woods? Kasi pagkatapos siyang lethal injection, 3 months after nun ay kanyang birthday. So, ito na lang yung parang pa-happy birthday niya sa sarili niya bago siya pumanaw. Ngayon, ang final words ni David bago nga siya patayin, humingi siya ng kapatawaran dun sa biktimang sinaksak niya. Okay naman, cake and pizza, medyo normal, pero panoodin nyo dahil habang tumatagal at habang umabot tayo sa mga susunod nating prisoner, ay mas magiging malala yung mga request nila. Happy birthday, love. Takot-takot din. Ang ating pangalawang prisoner ay si Eileen Wuornos, kung saan na-execute siya noong 2002. Si Eileen Wuornos ay isang street prostitute whereas she shot and killed 7 of her clients and she is the first woman na serial killer na nilagay sa death row. Ang kanyang last request ay black coffee, which is favorite ni Jai Coffee, pero ngayon hindi na siya masyadong minom. So, tikman na natin ang last meal or last drink ni Eileen. No reaction challenge. Ang sarap. Mabubusog niyan eh. Ha? Hindi siya mabubusog. Coffee ang kanyang ni-request kasi hindi siya naniniwala na mamamatay siya ng tuluyan. Her infamous last words before her death was, "I'd like to say I'm sailing with the rock and I'll be back like Independence Day with Jesus on June 6." Meaning, meron siyang sa sariling paniniwala na after niyang i-execute ay babalik siya at magpapakita ulit siya on June 6. Which is never nangyari. Pero in fairness naman to her thinking. Oo, na positive pa rin siya mag-isip na babalik siya. Yun. So, cheers. Eileen, cheers sa'yo. Our next prisoner is John Wayne Gacy. John Wayne Gacy is also known as the infamous Killer Clown Pogo. Kaya siya tinawag na Killer Clown Pogo kasi siya ay pumupunta sa mga parties, nagpa-perform and dressed as a clown. Kung saan yung mga pinagpa-performan niya ay pinapatay niya ang mga bata doon. Umabot yung killing niya sa 33 kids at hinatulan siya ng lethal injection in 1994. Sobrang notorious to and at the same time, galit siya sa mga guards, galit siya sa sistema, galit siya sa lahat. Kaya ito ang ni-request niya. Ang ni-request ni John Wayne Gacy dahil nga gusto niya final meal niya, tusulitin niya na ay isang bucket ng chicken from KFC specifically. Okay. Isang pound ng shrimp, french fries, and some strawberries. Cheers! Kainin na natin ang last meal ni John Wayne Gacy. Sarap! So tingin mo ba naubos ni John Wayne Gacy lahat to? So tingin ko oo. Kasi last meal niya na eh, no? Question na lang, kung sakaling naging prisoner tayo, ano magiging kaso mo? At ano magiging kaso ko? Ikaw muna. Sobrang pagmamahal kaya nakapatay. Nakakatakot naman yun. So ako yung papatayin mo? Kamado, Bente. Ang susunod nating prisoner ay si Jaira Asuncion. Sa sobrang pagmamahal niya sa boyfriend niya. Nagloko, pumatay. Hindi ako magloloko, don't worry.
Ako naman feeling ko kung ako magkakaroon ng kaso, siguro pag nanakaw. No. Ng puso mo. Hindi, joke lang. Feeling, opposite tayo. Feeling ko assault. Assault talaga. Kasi pag may naaway sa mga close sa akin, hindi ko na alam. Minsan nagdidilim yung panangin ko. And syempre last is the strawberry. Mm-mm. Cheers tayo. Ginagawa mo. Strawberry. Cheers. Medyo maasim. No? Maasim talagang strawberry. Okay, so ngayon nagtataka siguro kayo bakit KFC, bakit yung in-order niya. Because before ma-convict si John Wayne, ay he managed 2 KFC restaurants. At syempre, bago siya siguro hatulan, ayaw niya kalimutan kung ano yung lasa ng KFC. Nagpunan niya ng hanap buhay din siguro. Mm-hmm. Okay, next. Na-enjoy mo yung meal ni John Wayne Gacy, ah. Yes. Next na tayo, love. Last na to. Para sa ating pang-apat na prisoner, ang pangalan niya ay Peter Curtin, also known as the Vampire. Kasi ito si Peter Curtin, pagkatapos niya patayin yung mga biktima niya, ay iniinom niya ang mga dugo nito. At siya ay na-execute via guillotine in 1931. Grabe. Vampire sa totoong buhay. Dracula sa totoong buhay. Kaya, ang kanyang last meal, wala siyang ibang hininge, kundi dugo ng tao. Tama, dugo ng tao yung una niyang hininge, pero hindi siya pinayagan. Kaya, ang binigay na lang sa kanya ay wine. Red wine. Kasi nga, hanggang sa dulo, he stuck with this persona na vampire siya. So bagay, yung mga vampire sa palabas nag-wine, diba? Hmm, sarap. Pait. Ang susunod nating prisoner ay si Timothy McVeigh. At itong prisoner na to ay isa sa may pinakamalalang ginawa. Isa siya sa responsible sa 1995 Oklahoma City bombing that killed 168 people. 19 of those were children. At hindi lang yon, more than 680 ang injured dito sa bombing nito. So ganun kalala to si Timothy McVeigh. Noong 2001 siya na-execute by lethal injection. Dahil sa sobrang lala niyang tao, talagang maraming bloodlust na nangyayari sa buhay niya. Ang kanyang hiningi para sa kanyang last meal ay walang iba kundi ice cream! Ang kanyang hiningi ay 2 pints of ice cream na mint chocolate chip, pero wala kami nahanap kaya French vanilla na lang. Ito lang ang kanyang request sa kanyang final meal. Bakit kaya? Expect mo na isang terorista na nagbomba ng isang building. Sorry. Isang terorista na nagbomba ng building at nakapatay ng 168 na tao ay hihingi lang ng ice cream. Baka gusto niya na maging sweet. Next na tayo. Ang ating next prisoner ay si Jeremy Morris, kung saan itong taong to ay pumatay ng 2 nun at na-execute siya via electric chair. Ngayon, medyo sadista to si Jeremy Morris at feeling ko hindi siya naniniwala kay Jesus, kay Lord. Kaya para sa final meal niya, Holy Bible ang hiningi niya. Ngayon, I know this is a ridiculous request kasi nga, final meal mo, bakit Bible hihingin mo? Inapprove yung request niya na humingi ng Bible kasi akala ng mga guards ay magre-repent na siya for what he's done. Pumatay siya ng 2 nun at magbabagong buhay bago man siya bawian ng buhay. But in a sad turn of events, ginawa niya, pinunit-punit niya yung Bible at kinain niya to. Grabe, no? Ano masabi mo? Kumakain din ako ng papel nung elementary. Pero hindi Bible. Pero hindi Bible. Ganun siya, hindi naniniwala kay Lord. Na hanggang huling hininga niya, hindi siya maniniwala. Kilabot, hindi siya naniniwala kay Lord. So, huwag tularan. Jeremy, ay nako, ewan ko sa'yo. Sheesh! Okay, now we are down to our final 2 prisoners at palala ng palala na to at magugulat kayo sa last meal nila. So for our second to the last ay si Victor Harry Figuer. At ito si Victor ay malala rin to dahil ang ginawa niya ay he rented a room in Iowa and began calling random doctors sa Yellow Pages. At ang nagkataong sumagot na doktor ay si Dr. Edward Roberts, which is yun yung pinakamalaking pagkakamali ni Dr. Edward. Dahil sinabi ni Victor na nangangailangan ng tulong ang isang babae, si Dr. Edward. At pagdating ng doktor, ay binaril niya ito sa ulo. Makalipas ng ilang araw, nahuli si Victor habang nagtatangkang ibenta ang kotse ng doktor. He was executed by hanging at age 28 at ang final meal niya ay actually grapes to, pero dito yung hiningi niya. Ano? Olive. Wala kasi kami mahanap na olive. Pero olive yung hiningi niya na may tangkay. Bakit? Pit. Kaya olive ang hiningi ni Victor, hindi niya kinain to. Nilagay niya lang sa kanyang bulsa. Dahil gusto niya, after siyang ihang, sasama yung olive sa kabaong niya at tutubo ng puno.
it will symbolize peace. So nag-repent siya. In short, he felt sorry for what he did and gusto niyang magbago by using yung olive tumubo dun sa kabaong niya. So yun ang huling meal ni Victor. Okay, for our last prisoner, ang pangalan niya ay James Edward Smith. He shot someone during a robbery and was sentenced to death in early 2000. Magugulat kayo dahil ang ni-request niya para sa kanyang last meal ay walang iba kundi kape, buhangin, dirt. Ito ang huli niyang ni-request. Hindi dahil kakainin niya. Nagtaka rin sila kung bakit ito yung huli niyang ni-request. Ang inisip ng mga tao dun sa kulungan ay gagawin niya to pang voodoo ritual niya. So, hindi siya pinayagan ng guard na ito ang ibagay at pinalitan to ng... Kala ko, kokowa. Kokwa. Kokowa na may langgam lang. Yogurt. Yogurt na lang ang binigay sa kanya. So, cheers love sa yogurt. At least okay naman yung pinalit. So yun, I guess yun na yung mga strange and kakaibang mga request ng mga prisoners bago sila bitayan. At so far halos lahat naman pinabigyan. Pero ito ay applicable lang sa ibang bansa dahil dito sa Pilipinas ay hindi na pinapatubad ang death row. Pero tatanungin lang kita mahal, kung sakaling tayo mapupunta tayo sa death row at bibigyan tayo ng last meal, ano yung magiging last meal mo? Kung pwede kang papiliin kahit ano, kahit gaano karami. Siguro shawarma, broccoli, Caesar salad, tsaka kape. Yun lang? Yan ako dun. Ang tipid ng ano mo, last meal ah. Oo. Kung ako bibigyan ako ng last meal, ang hihingin ko, lobster, steak, crab na nabalatan na, squid, sisig, java rice, bagoong rice, tapos mashed potato na lima, at soft drinks na iba't iba, tatlo. So yun. Barinig kita sa mukha eh. Pero hindi naman natin kailangan ma-detro para matikman yung mga pagkakamay. Actually, if ever lang naman. So yun guys, sana nag-enjoy kayo dito sa video na to. At sana may mga nalaman kayo at na-pick namin yung curiosity nyo. If you want more videos like this, comment down below. Dahil gagawa kami ng iba't iba pang contents na I'm sure magugustuhan nyo. And I guess, dito ko natatapusin tong vlog na to. Prisoner Giant, Prisoner Aga, 0713. Alam niyo na kung bakit. Thank you very much for watching. Ingat lagi. God bless and see you in the next vlog. Bye! Bye!